Good evening mga kaibigan at welcome dito sa ating YouTube channel sa Tugkaran ni Juan at welcome din sa panibago nating content ngayon ha. Kasi ano muna tayo, laylo muna tayo doon sa ating mga sports na content, di ba? Kasi yung mga recent uploads natin is regarding sa sports, basketball and ano pa ba, yung volleyball, di ba? So iset aside muna natin 'yon dahil meron tayong ihinahanda, di ba? Or nagpaplano tayo na mag this coming 2023 ay nagbabalak po kasi ako na ano, nagbabalak po kasi tayo na mag upgrade kumbaga. So ngayon nag-isip ako kung paano maka extra income. So nag-scouting ako yung mga patok na ano, yung ano, kung ano yung mga patok na negosyo, di ba? Tuwan ko talaga itong ano, itong talagang egg production nitong ating tinatawag na RTL, yung ready to lay in. Kaso nga lang, wala tayong ganun talagang concrete na idea kung paano ba magsimula, kung magkano ba dapat ang budget natin, kung maganda pa talaga yung profit pagdating ng harvest time, di ba? So, ayun nga, nag-research tayo sa mga kaibigan natin dyan, sa mga uploads ng mga kaibigan natin, mga vlogger dyan. So, ayun, until such time na gumawa tayo ng ano, gumawa tayo ng costing, kumbaga. Kaso nga lang, itong ginawa natin ng costing ngayon, mga kaibigan, regarding lang po ito sa ano, regarding lang po ito sa kung magkano ba yung income natin a month within this number of heads, di ba? Para alam natin, para malaman natin kung kaya ba talaga, I mean, sustainable ba talaga itong tinatawag nating egg production, itong ating mga RTL, di ba? Yun nga, napaisip tayo at yun, gumawa tayo ng posting kung maganda ba talaga yung outcome nitong pag-RTL natin, di ba? Yung ating egg production. So, ngayon po ang first muna natin na i-share sa inyo ay ang konti lang muna. Itong tinatawag natin 20 heads lang muna tayo. So, sa 20 heads, ito po mangyayari. Ang isa pong RTL kasi, isang beses lang po nangingitlog isang araw. So, 20 heads po ang pinag-uusapan natin dito. 20 heads. One egg per day. So, ang ibig sabihin po nun, dahil meron tayong 20 heads, yung 20 heads natin dyan ay i-times lang po natin doon sa araw na yon. So, ang ibig sabihin po doon ay magkakaroon po tayo ng 20 eggs a day. Sa per day yon, magkaroon po tayo ng 20 eggs, di ba? So, para makuha po natin yung 1 month or tinatawag natin 30 days, kung magkano bang ilang itlog ba, ilang piraso yung makukuha natin sa 20 heads. So, ang gagawin lang po natin is i-times lang po natin yung 20 eggs a day times 30. So, ang lalabas po dito is 600 eggs. So, meron yan pong 600 ay yan po ang bilang ng itlog na makukolekta natin within a month. Di ba? So, dahil doon, meron tayong 600 eggs. Dahil ang laman ng ating isang tray is 30 pieces. So, ang gagawin lang po natin ay i-divide lang po natin itong 600 into 30. At yun po ang lalabas kung ilang tray po ang maha-harvest natin sa isang buwan. Di ba? So, para makuha po natin kung magkano po ang income, i-times lang po natin ito sa ano? I-times lang po natin ito sa price ng isang tray na itlog. Ginawa lang po natin ng sample is itong 7 pesos yung isa. So, meaning, isang itlog, 7 pesos, i-times lang po natin ng 30. So, ang ibig po sabihin ay ang isang tray ay nagkakahalaga po ng 210 pesos sa isang tray. So, dahil meron tayong 20 trays doon sa ating 20 heads na RTL, so i-times lang po natin itong 210 per tray times 20. So, ang lalabas po dito is 4,200 pesos per month. So, yun po ang kinita natin sa ating nabentang itlog na 20 trays sa 20 heads. Di ba? So, 4,200
200 pesos. Okay, so hindi pa po ito kasali sa ano, sa mga expenses natin, sa mga ano natin diyan. So ang pinag-uusapan lang po natin dito is magkano yung aabuti natin sa 20 heads na RTL, di ba? Tama po tayo sa 50 heads. Kasi ginawa ko po ito at least maka-analyze lang po tayo. Ma-analyze lang po natin kung ilang heads ba dapat yung dapat nating i-prepare para magkaroon tayo ng idea na gaano kalaki yung aabutin or gaano kalaki yung magiging profit natin kung marami ang ating RTL, di ba? So okay, so tapos na tayo doon sa 20 heads. So dito naman tayo sa 50 heads na RTL. So ganun din ang proseso. Isang beses mong itog ang ating RTL. So ibig sabihin noon, meron tayong 50 eggs a day, di ba? So yung 50 eggs natin, i-times lagi natin ulit sa ano, sa 30 days dahil meron tayong tatlong araw sa isang buwan, di ba? So ang came up po natin dito is 1,500 eggs. So, para makuha natin yung ilang tray siya, ang magagawa itong 1,500 eggs, ang gawin lang natin is yung 1,500 is i-divide lang natin into 30 para makuha natin yung ilang tray. So ang came up nito is meron tayong 50 trays na itlog. 50 heads natin na RTL, di ba? So yung isang tray is yun pa rin, 210 pesos yung atong ginawang estimation nitong ating pricing dito sa local lang, ha. So hindi ko lang sure kung magkano ba talaga yung bagsakan ngayon ng ano. Wala pa tayong idea, but nagbe-base lang tayo sa marketplace dito sa atin, di ba? So, yung 210 natin per day, per tray, i-times lang po natin into 50. Di ba? I-times natin po ng 50. So total po nito is 10,500 pesos per month. So yun po ang kikitain natin sa itlog na ano, na 50 heads sa 53. Sa 53 na itlog na galing doon sa 50 heads natin na RTL. Di ba? 10,500 pesos per month. Per month po ang pinag-uusapan natin dito, per month, ha. So I think bawi-bawi na siguro, or hindi pa tayo sure dyan, or hindi pa natin alam kasi yung pinag-uusapan lang natin dito isa yung kalalabasan lang ng mga kung mag ilang number of pieces of heads yung ating aalagaan, di ba? So wala pa tayong ano dyan kung bawi ba talaga or di ba bawi, di ba? So hindi pa natin alam. At least magkaroon lang tayo ng idea, di ba? So tapos na tayo sa 50 heads. Dito naman tayo sa ano? Dito naman tayo sa 100 heads na RTL. So number of heads tapos per month, ha? Ulitin ko lang po, per month yung pinag-uusapan natin dito. Yun nga, dahil sa kagustuhan natin na magkaroon ng kalaman at gusto nating pumasok sa ganitong industry, ay yun nga, nag-ano tayo, nag-research tayo para at least naman lang handa tayo kung sakaling tayo ipapasok sa ganitong larangan, ganitong kalakaran na negosyo, di ba? Dahil alam naman natin na hindi basta-basta ngayon kumita ng pera, hindi naman natin na pinupulot yan sa daan, na basta na lang natin na iwawaldas, di ba? So kailangan natin mag-isip, kailangan natin na mag-focus sa business na gagawin natin kung tama ba talaga, di ba? Tama ba talaga yung gagawin nating decision, di ba? So, balik tayo sa ating topic. So, dito tayo sa ating 100 heads na RTL. So, ganun pa rin ang proseso. Pala, ano lang natin, ulit-ulitin lang natin. So, sa 100 eggs natin, dahil isang itlog, isang araw, so meaning, meron tayong 100 eggs a day. Diba? So, yung 100 eggs natin, i-times ulit natin ng 30, dahil meron tayong 30 days sa isang buwan. Ang lalabas po dito ay 3,000 eggs ang buwan. So, para makuha natin kung ilang trays ang ang 100 eggs, ay i-divide lang po natin itong 3,000 divide 30, di ba? Divide 30. So, ang lalabas po dito is 100 trays na itlog, di ba? 100 trays. Meron tayong 100 trays. So, ganun pa rin, i-times pa rin natin sa 7 pesos na per piece ng itlog. So, meron tayong 210 dahil 7 times 30. So, 210 ang
per tray na bintahan ngayon. So, i-times lang po natin itong ating 210 times 100 eggs. Diba? So, ang lalabas po dito is 21,000 per month. So, ang ibig sabihin lang po nito, guys, sa ano ko lang, sa analytics ko lang, the more heads yung aalagaan natin is the more income. Diba? So, pataas ng pataas. Kaso nga lang, di natin maiwasan na pumasok sa ating isipan kung magkano ba yung mga gastos natin sa ating number of heads. So, yung sa mga na-research ko kasi sa mga uploads natin mga kaibigan, meron kasing mga ano, meron naman tayong mga grupo dyan, may mga ano tayo na nagbebenta ng mga RTL, yung tinatawag natin ready to link. Yung iba nga by ano, by bulk, by package. So yung mga natignan ko, yung natignan ko kasi package style siya. Worth of 39,000 pesos. Yun yung nakita ko sa 50 heads yun. 48 heads. Pero sabi nila ano daw, plus 2, automatic plus 2. So don't know kung totoo ba yun. So yung 39 heads niya, I mean 39k niya sa 48 heads is fully vaccinated na po yung RTL. Tapos ready to lay na siya, ready to lay. So much better siguro kung meron lang po tayo ano, meron lang po sana tayong puhunan talaga. So much better para sa akin lang, much better lang siguro. The more heads na lang siguro tayo, 'di ba? Para hindi po naman sayang yung kikitain natin every month, 'di ba? So sa ano lang ha, kung kaya lang talaga sa budget, 'di ba? So much better talaga. Kahit 100 eggs mas ayos-ayos na siguro. So ang sa akin kasi pinagbabasehan ko kasi dito is kinukuha ko yung sahod ko per day, yung minimum wage dito sa Cebu, 'di ba? So kinukuha ko 'yun. As long as bihado, hindi naman siguro. At least bawi man lang yung doon sa pinagpalit ko na trabaho ko dito sa ating gagawing negosyo, di ba? So sana kung magkaroon tayo ng puhunan talaga, puhunan lang talaga yung problema, di ba? So ayun nga. So sana nagustuhan niyo itong ating topic ngayon at nagkaroon tayo ng mga kaunting ideas man lang bago tayo pumasok sa ganitong kalakaran nitong business, di ba? So sana makahingi sana tayo ng kaunting suporta niyo diyan. At wag niyo naman sana ring kalimutan mag-comment doon sa ating comment section para naman po madagdagan po itong ating ideas regarding po ito sa pag-business natin dito sa ating RTL, sa ating egg production, di ba? So feel free po, isa pong karangalan talaga na mabasa yung mga komento nyo dito sa comment section. Yun, muli po, maraming salamat sa iyong panonood and kita-kita po tayo sa next natin na video dito po sa ating usapang RTL, diba? So, yun, magandang gabi at salamat.